Con la mano salir ng buhay, hindi pagkakakilala sa'yo'y ibibigay. Ngayon pang man sa'kin nag-iisang taglay, ilalaan bawat saling upang ibigin ka nang walang doon lamang ako sa libong buhay, hindi pagpapalit na sa'yo'y ibibigay. Ngayon pa man sa'king iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay, gaya ng dagat na hindi napapaga sa pag-alon. Puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayaman ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong linggi, nangawitin. Kaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatangin kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong lingin, kalatik ng awitin. Sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Puso ko ay sa'yo magmamahal. Bago tayo mag-umpisa, ay huwag natin kalimutan mag-share. Diyan po sa inyong mga screen, diyan po kayo makikita dyan, share po, i-share po ngayon para po marami po ang makapakinig at makapakinabang po. Hindi lamang tayo, kundi pati ang mga taong nakapaligid sa atin, mahal natin sa buhay, mga pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. Dahil naniniwala ako na ang sabi na ang pagmamahal ng Panginoon ay parang alon sa dagat, no? Hindi napapatid sa pag-agos. Ganon din ang dapat sa atin, sa bawat isa sa atin. Glory to God. Don't forget to mention, to tag your loved ones and friends. Glory to God, glory to Christ, Jesus. Hallelujah. Purihin ang Panginoon sa umagang ito at minsan pa ay kakamustahin ko po kayo, no, sa atin pong live na ito. Okay po ba ang dating sa inyo ng atin pong sounds? Naririnig po ba ninyo? Loud and clear po ba
Paki-comment naman po para po alam ko po na malinaw po ang dating sa atin ng bawat mensahe natin pong pagsasaluhan na galing po sa ating Panginoon. Nito'y ang pagkain ng bawat isa, ang pagkain ng ating kaluluwa, my dear brothers and sisters. Amen. Glory to God, glory to Christ Jesus. Hallelujah! Good morning, good morning, good morning! Gising na, gising na, gising na. Mag-inat-inat ang mga tumanggap ng regalong buhay sa umagang ito, na bagamat hindi man tayo karapat-dapat, patuloy pa rin po nating nararanasan ang pagtatapat po ng ating Panginoon. Kagalakan po ng puso ko na sa umagang ito, kayo ay maging bahagi po na talaga namang nasa puso po ninyo na kayo ay nananabik ang bawat isa na hindi nasasayang ang oras natin, na hindi tayo gagalaw, hindi tayo magsisimula, hindi tayo kikilos, hindi tayo lalakad, hindi tayo magpaplano nang hindi inuuna ang ating Panginoon. Amen? Kailangan talaga una siya sa lahat ng bagay. Now, brothers and sisters, sa umagang ito, kung kayo ay may mga Biblia po dyan sa inyong mga kinauupuan, sa inyong pwesto sa mga oras na ito, ang atin pong pagsasaluhan ay atin pong hahanguin. Ito po ay sa Book of John. Yan, kasama po yan sa Gospel. John chapter 21, chapter 17. At ito po ay patungkol sa tinatawag na pagtatanong ng Panginoon. Yan. Na ang tanong ng Panginoon ay, mahal mo ba ako? Basahin po natin ito. Sabi po rito, sa John chapter 21 verse 17, ito na yung pangatlong tanong ng Panginoon sa kanyang alagad. And i-address po natin ito sa ating mga sarili. Wala pong magse-set aside. Hindi natin pwedeng etchepera ako dyan. Hindi ako kasali dyan. Kasali po tayong lahat. Lahat ng nilalag ng Panginoon ay talagang kailangan matiyak. Matiyak ng Panginoon na mahal mo nga ba siya. Amen. Sa amin din mga lingkod, sa aming mga mangaral, especially, no? Kasi patungkol din ito sa mga mangangaral na talagang kailangan malaman kung talagang mahal natin ang Panginoon at sa papaanong pamamaraan. Kakibat ito at kahalintulad, sabi nga, ng atin pong edition sa umagang ito, ang Feeding Souls. No po? Sabi po rito, the third time, he said to him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt because Jesus asked him the third time, do you love me? He said, Lord, you know all things. You know that I love you. Jesus said, feed my sheep. Aming Diyos, aming Ama, pinupuri ka namin sa umagang ito, sa buhay na tinanggap namin, na marapat lamang na ikaw ang pag-alayan po nito, na una po sa lahat ng bagay. Kagalakan ng aming puso na muli mabigyan po kami ng pagkakataon na ikaw ay aming pong mapakinggan, na ikaw po, O Diyos, ay maging kasalo po namin. Pagkat yun ang nais mo, lagi mo kaming nakakasalo. Walang naiiwan, wala po sa aming nahuhuli,
kapag ikaw ay naghahain ng pagkain at ayaw mo rin na may natatapon, may nasasayang na mga mumo na nalalaglag sapagkat higit pa sa ginto na kami o Diyos ay makatanggap ng iyong mga salita. Gintong nagniningning, gintong dalisay, gintong nagbibigay liwanag, kaalaman at karunungan sa bawat makikinabang po nito. Muli, humingi po kami ang kapatawaran for all our wrongdoings, for our mistakes, for all our wrong motives, Lord. Even our doubt, sa faithful namin ay hinihingi po namin ang tawad. Sa lahat ng kasalanan namin sa aming mga mahal sa buhay, sa aming kapwa, higit ay sa iyo. Sapagkat sinabi mo nga ang ginawa namin sa aming kapwa ay ginawa na rin namin sa iyo. Kaya sa umagang ito, hayaan mo Panginoon na pasalamatan ka namin sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Patunay na kami pinatawad. Nagising kami, ibinangon, di man karapat dapat, tumanggap pa rin ng panibagong buhay at nasilayan ang napakagandang sikat na ng araw. At nasilayan namin ang lahat ng iyong magagandang ginawa dahil sa iyong pag-ibig sa buong sangkatauhan. Salamat po, O Diyos, at patuloy buong pagpalain ng aming mga puso, isip, espiritu at kaluluwa, lahat ng aming kaisa sa mga umagang ito at lahat ng makakapanood, makapakikinig, lahat ng aming i-invite, lahat ng aming i-mention, mapagpala po ang kanilang mga buhay. Sino man kami at ano man ang aming katatayuan. Salamat po, O Diyos, sa iyong papulit pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Glory to God, glory to Christ, Jesus. Kamusta na po kayo? Isa sa kasagutan ng Panginoon na kung saan ay nagtanong sa kanyang alagad, ito ay patungkol sa pag-ibig at gusto ng Panginoon na matiyak kung talagang mahal nga ba natin ang Panginoon. Ang mga utos kagaya ng sinasabi din, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili, ay matitiyak lang ng Panginoon kung talagang nagmamahal ba talaga tayo sa Kanya. Dahil sabi nga, hindi natin pwedeng sabihing mahal kita, Lord, eh kung sarili natin, napapabayaan po natin. Paano natin napapabayaan? Yung nag-i-skip tayo, sabi nga ni Pastor Ez nung mga nakaraan, no? Escape and escape. Yung escape, pinalalampas natin, pinababayaan natin. Yung makarinig tayo ng salita ng Diyos, yung tayo ay makapanood, yung tayo makadalo sa gawain ng Panginoon. At yung salitang escape ay pagtakas naman sa kung saan ay alam naman natin na tayo ay may panawagan sa Diyos, na alam naman natin na tayo ay para sa Diyos at hindi para sa mundo, kundi para sa mailalang ng mundo at para sa lahat ng nilalang. At yun ay ang tao, ikaw at ako. Praise the Lord! Balikan po natin, the first time nagtanong ang Panginoon sa kanyang mga alagad, Jesus, sabi, Simon, son of John, do you love me? Yes, Lord, he answered, you know I love you. Jesus told him,
Di ba? Take care of my sheep. Pangalagaan mo. Amen. At dito tayo nakatuon sa tinatawag na third time God ask to His disciples. God ask sa iyo at sa akin. Amen. Mahal nga ba natin ang Panginoon? Hallelujah. Isasagot natin, yes, Lord. Sasagot natin, amen. I love you, Jesus. Yan ang isasagot natin. Kamusta naman ang mga sagot natin, yes, Lord? Mga sagot natin, amen. Mga sagot natin, opo, Panginoon. Sabi nga, ang Diyos ay hindi madadaya. Amen. Kung ano ang inihasip ng tao, yun din ang kanyang aanhin. Kaya kung tayo ay nagsasalita na sabi nga na hindi naman talaga nakikita sa buhay natin ang ating sinasabi, tayo ay mapapagwikaang sinungaling. Di po ba? Yan ang katotohanan. Sabi nga, masakit tanggapin ang katotohanan. Subalit kung tatanggapin natin ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Yan ang sabi po ng Bible, very clear. Malinaw na ang Diyos ang may sabi. Amen. At kung tayo ay nagsisinungaling, nawawala na doon ang sinasabi natin. Mahal nga natin ang Panginoon. Isa sa patunay, sabi nga nalungkot si si Pedro. Nakakalungkot talaga. Yun bang tatlong beses siyang nagtanong sa kanyang alagad na si Pedro. Tatlong beses nagtanong ang Panginoon sa atin kung mahal natin siya. Nababagabag ang ating kalooban kagaya ni Pedro. Nasaktan siya sa tanong, sa ikatlong tanong. At may kasinungalingan nga tayo kung sumagot. Minsan paninindigan pa natin yung ating kasinungalingan. You know all things, Lord. Alam mo ang lahat ng bagay. Alam natin, God is omnipotent, Father. God is omnipresent. God is omniscient. He is all-knowing God. Wala pong maitatago sa Kanya. Wala pong maililihim sa Kanya. Para bang, minsan may nagtatanong sa atin, sa chat, sa text, face to face, nakakausap tayo, nagkakamustahan. Kamusta ka na, kapatid? Kamusta ka na po? Lagi nating sagot, okay. Okay lang po. But, minsan napasisinungalingan yung sagot natin, okay. Kaya minsan ako, pag sinabi niyang okay lang po, gaano ka ka-okay? Di ba? Ikaw, sagot ka po, kamusta ka na po? I-comment niyo po yung inyong mga sagot para po alam kong hindi ako nag-iisa. Andyan pa po ba kayo, mga minamahal kong kapatid? Kamusta ka na po? Magandang sagot. Patuloy na ginagawang okay ng Panginoon. Patuloy na nagsusumikap na maging okay sa harapan ng Panginoon. Amen.
bawat bibitawan po nating salita, gawin po nating makatotohanan. Para, sabi nga po ng mga nakaraang pag-aaral, through Brother Alex, Sister Risa, ang mag-asawa, ang popos nito, sabi nga, ang kahihinatnan ng masasama at mabuti, no? Kumbaga, the destinations, pag sinabing masama, napapaloob yan sa kasinungalingan ng tao. Amen. Praise the Lord! Kung talagang mahal mo ako, sabi ng Panginoon, kasi kaya ang Panginoon paulit-ulit tayo, kaya paulit-ulit tayo nakakarinig ng salita ng Diyos, ng pangangaral, ng pangulit ng mga pastors, gustong makatiyak na hindi po tayo mapapahamak. Kasi alam naman natin, dalawa lang bagay eh, mabuti at masama ang tao dito sa mundo. Pag mabuti, praise the Lord, eternal life. Pag masama, eternal death or eternal punishment. O kaya man, saan ba tayo pupunta? Langit ba o impyerno? Amen. Kung mapapansin po ninyo ang mga katulad po namin, Pastor Eds, Pastor Edwin, lahat ng mga mangangaral. Bakit buong tiyaga? Bakit buong sipag? Bakit buong pagmamalasakit na ginagawa ang patuloy pong maging tagapagpahayag bilang instrumento para maipalaganap ang mabuting balitang ito ng ating Panginoon. Dahil isa yan sa patunay, ganun tayo pamahal ng Diyos. At hindi pwedeng naranasan namin ang pagmamahal ng Diyos ay sasarilin namin. Kailangan maibahagi din namin ang pagmamahal na ito ng Panginoon sa pamamagitan ng pagpapakain sa mga tupa ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Lord, feed my sheep. Pakainin mo ang aking mga tupa. We are all the sheep of God. No? Sabi nga ng awitin, all we like sheep have gone astray. Each of us turning our own separate ways. Diba? Ang dami po kasi na kung saan ay nangangailangan ng sabi nga doon sa una, kung mahal mo ako, sabi ng Panginoon, take care, my sheep. Amen. Take care my sheep, feed my sheep. Glory to God. Pangalagaan mo ang aking mga tupa. Dahil naranasan ko po yan eh. Naranasan ko na mahal ako ng Diyos sa pamamagitan ng mga napapakinggan kong salita niya through mga pastors, preachers, teachers of the Word of God. Kahit napapagod, ang katawang lupa napapagod yan.
tandaan po natin, kung natatandaan natin, nung ang Panginoon ay nagkatawang lupa na buhay kasama ng ordinaryong taong katulad po natin. Sa katawang lupa, nasasaktan, nagugutom, nauuhaw, dumarain, umiiyak, nalulungkot, ibig sabihin, ramdam ng katawang lupa ang lahat ng pwedeng danasin sa pamamagitan ng mga ipinahihintulot ng Panginoon na mga kasakitan, mga kabiguan, kawalan, kahirapan, kagutuman, karamdaman. Lahat yan, mga minamahal kong kapatid. Amen po ba? Praise the Lord. Praise the name of the living God. Hallelujah. Kaya nga, kahit napapagod, just to make sure, sabi nga, makatiyak ang Panginoon, if He really loved Him, if He really loved God, matuto po tayo na maging ugaliin natin, maging passion na natin, maging puso na natin, na tayo po ay nagpapakain ng tupa ng Panginoon. Sa pangangaral lang ba pwede mong mapakain ang tupa ng Panginoon? Hindi po. Yung makitaan po tayo, kasi hindi naman lahat pwede maging pastors, hindi naman lahat pwede maging preachers. Yung maging maganda, mabuti, kaaya-aya, kalugod-lugod sa mata ng Panginoon, ang ating mga ginagawa, ang ating mga pamumuhay na lumalakad sa panmantayan ng Panginoon, nag-iingat, gumalaw, kumilos, magsalita sa kabanalan ng Diyos para hindi magiging katitisuran ng mga taong nakapaligid sa atin. Makitaan po tayo ng magagandang halimbawa. Nagpakain na rin po tayo sa tupa ng Panginoon bilang pagpapatunay na talagang mahal nga natin ang Panginoon. We are not all perfect. Nobody is perfect. Walang perfecto. Lahat tayo, sabi nga, habang nabubuhay, magkakamali at magkakamali pa rin po tayo. Matapangalang natin, nagkakasala na. Pasok pa natin sa puso hanggang sa mag-isip at magsalita. Nagkakasala po tayo. Amen po ba? Amen? Sabi nga, alam mo, Panginoon, na mahal kita. Kaya nga, if you really, really love God, kung talagang mahal natin ng Panginoon, do what we read in the scriptures, do what we heard about the Bible, about the truth of our God. Amen. What we saw, what we watch, ano yung ating napapanood patungkol sa salita ng Panginoon. Balikan po natin sinabi, hindi natin pwedeng sabihin mahal natin ng Panginoon, sarili natin hindi natin mamahal-mahal. Diba? No! Brother, mahal ko sarili ko, mahal ko buhay ko.
Kung talagang mahal natin ang buhay natin, hindi natin yan papasukan. Hindi natin hahayaan yan na namumroblema. Hindi natin hahayaan yan na nag-iisip ng negatibo, ng masama sa kapwa. Kung talagang mahal natin ang ating sarili, bubusugin lang natin yan ng salita ng Panginoon. Bubusugin natin yan sa pamamagitan ng pakikinig natin sa mga inatasan ng Panginoon na nagpapakain ng salita ng Panginoon. Kung mahal natin ang ating sarili, hindi natin yan guguluhin, hindi natin yan ipapaalipin sa mga alalahanin, hindi natin yan hahayaan na laging nagdadahilan, hindi natin hahayaan na lagi yan namumroblema, hindi natin hahayaan yan na nagagalit, na iinis, nagkikimkim ng sama ng loob kung talagang mahal natin ang ating sarili. If you really love God, when you hurt, don't panic. Huwag kang mabalisa, huwag kang mag-alala, huwag mong isipin yon. Dadaan at dadaan ang problema sa suliranin, pero huwag tayong magpapaalipin. Laging may kalutasan ang bawat suliranin. Sabi nga, Jesus is the answers for all your problems. Jesus is the answers for all your needs. Jesus is the answers sa lahat. Wala nang iba. Huwag natin kalimutan yun. Andyan lang yung nagmamahal sa atin. Hindi kailanman tayo iniwan, hindi kailanman tayo pinabayaan. Amen po ba? Glory to God. Sabi, Christ is the answer to all my problems. Amen. Kaya naman awitin, I love you, Lord, and I lift my voice to honor you. When we say, to honor you, to honor God, lagi mo siyang isama. Huwag mo siyang iseset aside sa buhay mo. Alam naman natin ang kaguluhan ay hindi galing sa Diyos. Alam naman natin ang pag-aalala ay hindi galing sa Diyos. Sabi nga, ang ganap na pag-ibig ay pumapawi ng takot. Binubura din, sabi nga, love keep no records of wrongs in 1 Corinthians. Di po ba? Nagbubura, pumapawi ng kasamaan, pumapawi ng kasalanan. That's why kailangan natin papaghariin sa atin ang pag-ibig na yan. To delete all worries, to erase all lahat ng anxiety na yan. Pagkatiwala mo ang lahat sa Panginoon, mapapanatag ka. Amen po ba? Kaya if you really love your God, huwag mong hahayaan ang sarili mo na napapalayo at nagdadahilan sa Panginoon. Huwag nating hahayaan malagyan ng basura itong ating puso na tinatawag na templo ng Diyos. Amen. Amen po ba? At kung talagang mahal mo ang Diyos, focus ka lagi sa Kanya. Wala ka ng ibang
lalaanan ng iyong buhay at lakas. Ang buhay po natin ngayon, mga minamahal ko, mga kapatid sa Panginoon, ay talagang hallelujah, nanganganib, because we are in the last days. We are living in this world we call evil. Sabi nga, redeeming the time, for the time is evil. Ang mga panahon, imbis na pabuti, pasama ng pasama. Amin po ba? Pasama ng pasama. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Kamusta po ulit kayo, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon? Mahal mo ba talaga ang Panginoon? Oo! Lagi ko nga siyang tinatawagan eh. Marami man tumatawag sa pangalan ng Panginoon in Matthew 7:21. Di lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi yun lamang tumutupad sa kalooban ng aking amang nasa langit. Yan ang sabi po ng ating Panginoong Jesus. Gaano mo kumahal ang Panginoon? Lagi nga akong nagdadasal sa Kanya. Amen. Sabi nga eh, doon mo lang po mapapatunayan na mahal mo ang Panginoon. Dapat mahalin mo ang Panginoon na kung saan ang pagmamahal na ito, para makatiyak ang Panginoon. Mahal mo ang iyong kapwa, mahal mo ang iyong sarili. Hindi rin tayo pwedeng magmahal. Sasabi, mahal na mahal kita. Pero sarili mo, pinapahirapan mo. Kung mahal mo ang Panginoon, ang sarili mo, hindi mo yan pababayaan na kumain ng lason sa daigdig na ito. Amen? Kung mahal mo ang sarili mo, hindi mo hahayaang pakainin ang sarili mo ng mga lason sa daigdig na ito, sa paligid na ito. Kung mahal mo sarili mo, ang ipapakain mo lang sa sarili mo ay ang kumain ng kalooban ng Diyos. At yun ay walang iba kundi ang Word of God. The powerful Word of God. Kung mahal mo ang sarili mo, hindi mo ilalagay ang sarili mo sa mga kaguluhan. Kung mahal mo ang sarili mo, patutunayan mo na hindi mo hahayaang ikaw ay mag-alala. Kung mahal mo sarili mo, hindi mo hahayaang mag-isip ka ng masama sa iyong kapwa. Mahal mo sarili mo, hindi ka magtatampo kay pastor. Natatawa lang ako kasi kahit pastor ako, may nagtatampo pa rin sa akin. May mga naiinis pa rin sa akin. Kaya, bago natin sabihin mahal natin ang Diyos, mahal natin ang sarili, mahal natin ang ating kapwa, dahil kapag ginawa natin yon, dun mo mapapatunayang tunay na mahal nga natin ang Panginoon. Na naandun ang pagsusumikap na makasunod sa kalooban ng ating Panginoon. Amen po ba? Busugin natin. Sabi, feed my sheep. Feeding soul, pakainin natin ang ating sarili. Palagi ng salita ng Diyos. Para hindi tayo mapariwara,
para hindi tayo maligaw, para hindi tayo mapahamak, para hindi rin tayo maglingkod sa dalawang Panginoon, sa Diyos at sa kayamanan, para hindi rin tayo namamangka sa dalawang ilog, para hindi rin tayo kung sinong kaharap, doon tayo. Alam niyo po ba yon? Kung sinong kaharap, doon tayo. Yan ang dapat mawala sa atin din sa kasalukuyan. Dahil dumarating na nga ang panahon, naglaganap na ang mga bulaang mangangaral, naglipana na mga bulaang propeta, kahit pa Bible, kahit pa salita ng Diyos ang daladala. Subalit maraming ginagamit lamang ang pangalan ng Diyos, ginagamit lamang ang pangalan ng ministeryo, ginagamit lang pagiging born again Christian, sinasabing Christian, but to earn money, para sumikat, para makilala, at maraming ganyan pa rin sa kasalukuyan. Ginagamit pati ang pangalan ng Diyos para makapangutan, para makakuha ng loob ng tao. Hoy, Christian ka pala. Sige, pauutangin kita. Praise the Lord. Hallelujah. So, narinig po natin sa umagang ito kung talagang mahal natin ang Diyos. Mahalin natin ang ating sarili. Ang ating kapwa, patuloy, sabi nga, blessed are those who hear, who listen. Pinagpala daw ang mga nakikinig. But, sabi nga, kung tinutupad mo ito. Ewan lang tayo, amen ng amen. Tuparin po natin. Isabuhay po natin. Salaminin po natin ang ating sarili. Dahil baka lingkod tayo ng lingkod, nandadaya pa rin tayo sa Panginoon. Walang pagkakaiba. Sabi nga, merong naniniwala sa katotohanan, pero wala namang pag-ibig. Our church that God entrusted to us, the name, is God of Truth. Kaya mamuhay po tayo sa katotohanan. Huwag nawang mapagwikaan tayo ng mga tao na kapaligid sa atin. God of Truth pala yung church ninyo eh. Bakit? Hindi mo ginagawa ang totoo. God of Truth pala ang kinabibilangan mo. Ministeryo or denomination. Bakit hindi ka namumuhay sa katotohanan? No? Natin dayain ating sarili. Baka nasa God of Truth tayo. We are, sabi nga eh, mga tsismoso-tsismosa. Baka nasa God of Truth nga tayo. Baka nakikita ka pang sumasalisi, no? Kumakaliwa, kumakanan, kung saan-saan nagpupunta. Baka nasa God of Truth na tayo. Wow, painom-inom ka pa. Pasiga-sigarilyo ka pa. Baka nasa God of Truth pa tayo. Naririnig pa tayo ng ating mga kapitbahay na tayo ay mga maiingay. Baka sa loob ng tahanan, imbis na tayo yung mga ilaw ng tahanan, yung mga ina nagiging bungangera ng tahanan. Baka nasa God of Truth na tayo, mukha pa tayong pera. Baka nasa God of Truth na tayo, mismong nasa loob ng pamilya natin, natitisod sa atin. Amen po ba? Kaya, brothers and sisters, if you really love God, then feed my sheep, feed our souls, ang ating mga kaluluwa, at patuloy lang po natin busugin ang ating sarili ng salita ng Panginoon. Magandang umaga mga minamahal kong kapatid.
Good morning, good morning, good morning sa inyong lahat. Bago tayo magtapos, hayaan po natin ipanalangin ang bawat isa na maalagaan ang kanilang sarili, not only sa pakikinig, but to feed our own souls, na mismong tayo magpakain tayo sa sarili nating kaluluwa. Hindi walang iba. Siyempre, ang salita lang ng Diyos. Amen. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, aming Ama na makapangyarihan, sa umaga pong ito, kami ay lumalapit, papakumbaba, umaamin sa lahat ng napakinggan po namin, meron pa po kami mga pagkukulang. Napapabayaan pa rin po namin ang aming mga sarili. Dalangin po namin na sa umagang ito, ikaw ang makialam sa aming puso, sa aming espiritu, sa aming kaluluwa, upang kami, O Diyos, ay hindi nagdadahilan, upang kami ay hindi nangangatuwiran, upang hindi na kami nag-aakala, hindi nagtitiwala sa sarili, bagkos tanging sa iyo lamang, Panginoon. Napakarami pa ng aming pagkukulang, O Diyos. Kagaya ng pagmamahal sa iyo, na mali ang aming akala, na bawat salitang nabibitawan po namin, kami ay nagiging sinungaling. Turuan mo po kami sa umagang ito na maging totoo, maging tunay sa iyo, Panginoon, hindi sa salita lamang, kundi po sa pagsasakatuparan, pagsasagawa, ang maghari sa aming mga buhay. Patawad po ulit, Panginoon, sa lahat-lahat ng aming pagkukulang at pagkakamali. Patawad sa kasalanan namin sa aming kapwa. Patawad sa aming sarili, Panginoon. Higit ay sa iyo, O Diyos, na nagmamay-ari ng aming mga buhay. Maraming maraming pong salamat sa iyong patuloy na pagtuturo, sa pagpapaunawa sa amin ng banal mong espiritu, at sa mga kagandang halimbawa, banal at kalugod-lugod na iniwan sa amin ng Panginoong Jesus bago siya umakyat sa langit. Nawa po sa kanyang pagbabalik ng iyong anak na aming Panginoong Jesus ay madatnan po kami, matagpuan po kami, na totoo na at tunay na nagmamahal, yumayakap sa kalooban mo, tumatanggap sa pagtutuwid sa amin. Hayaan mo, Panginoon, na lagi namin mayakap at mahalin ang iyong mga salita, ang iyong mga gintong aral na siyang kailangan ng bawat isa sa amin. Palain po lang bawat isa na nakikinig, nanunood, bawat pamilya, bawat tahanan na dumaraan sa mga mabibigat na suliranin at pagsubok. Pagpalain po silang lahat. Pagalingin mo po ang mga may sakit, ang mga may karamdaman, mga humihingi ng panalangin, ay patuloy mo, O Diyos, gawin ang kalooban mo sa bawat isa, Panginoon. Palain mo, O Diyos, ang mga susunod na sandali sa araw na ito, oras sa aming mga buhay. Palain mo lahat ng nanood, nakinig, nag-share sa iba't ibang panig ng daigdig, Luzon, Visayas, Mindanao, sa buong mundo. Mga kaibigan, kamag-anak, kakilala, mga kaibigan ko sa Facebook, pamilya,
at lahat ng makakilala at nakakakilala sa amin. Touch them and bless their heart, O Lord, para may alay ng bawat isa ang buhay sa iyo lamang, Panginoon. Salamat po, Ama. Salamat po, O Diyos, ay pagsamba sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Good morning po, Nanay Lilia Inero. Diyan po sa Pitugo, Quezon. Pagpalain po kayo at ang buo mong pamilya. Sister Lisa Narvaez. Pagpalain ang buo niyong pamilya. Maging ang Hontiveros family. Palain ng Diyos sila Sister Aurora Mia at ang patuloy na pagpapagaling, pagpapalakas kay Baby JC at sa kanyang nanay na nagsilang sa kanya, ay palakasin, pagalingin mo po, Panginoon. Si JC na nasa incubator ngayon ay iyo pong yakapin, Panginoon. God bless po, Sister Aurora Mia. Ganun din ang buong pamilya nila, Sister Amor Mia. Kila Pido, Kindara, and Jen Kindara, God bless po sa iyong pagbubuntis at sa iyong dinadalang baby, sa iyong sinapupunan. God bless din po kila Mary Gail Dialola, kila Sister Amelia Dison, kila Sister Caminieva, God bless you all po. Termer Linda Castillo and family, sa buong pamilya ni Sister Ichi Abustan, God bless po sa iyo. At sa buong mong pamilya, God bless kala Sister Nora Baltasar. God bless kala Sister Melanie Metika. Yan po sa San Pablo City. Kala Mother Teresa Metika, Sister Norma Tolentino, Sister Tess Maranan and family, and Sister Nora Tolentino. God bless din po kala Ate Mina de Mesa ng Lucena City. At patuloy ka pong samahan at laging ingatan ng Panginoon sa iyo pong mga lakad, sa iyo pong buong pamilya, kaila Sharon and Rolly Giron family, kaila Melanie Claveria and Sherwin, Jai and Marlon, ganun din sa buong pamilya nila, Ate Ginya, ang Belarmino family, kaila Reynaldo, Evelyn Belarmino, kala Venus, kala Russell, ganun din sa buong pamilya, kala Sister Donna Paraiso. God bless din kala Sister Tiffany and Brother Marwin, Prince Marwin Talavera at kay Eli. Malapit na ang dedication ni Eli, no, sa October 16. Sunday po yan. God bless kala Sister Christine and Brother Piel Go, Sister Nela and Brother Tony Nonoso, buong yung pamilya. God bless you, Prince and Louie Balatian. Balatian family, Balatian Kalimag family, kala Balatian dyan sa Singapore. God bless din po sa buong pamilya nila Ate Opel Bondo from Pampanga, Santa Ana, Pampanga. Tuloy po kayong yakapin at patuloy na i-comfort ng Panginoon ang buong yung pamilya, sila Sister Dang, kay Brother Neo and Aya. God bless po mga taga Pampanga, Santa Ana, kila ang Sister Sir Marilyn Gamba, pamilya niya, at buong pamilya ni Raquel Miss Langcarion, pamilya nila Grace Bardos de los Santos, August Manarang and Winnie Manarang, buong pamilya ni Dalaga and Sister Mareta Saiko, at ganun din ang buong pamilya ng ating mga kapatid na sila Sister Lydia Trinidad. God bless din po maging kay paring Erwin Oriel dyan sa Santa Lucia, Pampanga. God bless din po sa buong pamilya ng ating minamahal na sila Glory to God, sila Sister Yoradil Diaz and family, kaila Bea Punit, at kaila Tita Mercy
Buenaventura. God bless din po sa buong pamilya nila Pastora Fe Andal Artiliaga, buong pamilya ni Sister Michelle, Brother Mark de los Santos, Sister Abby, Malu and Zoe, ang Andal family from Canada. God bless din po maging kay Rose Yuson at sa buong mong pamilya. Happy birthday. Maraming pang birthdays ang dumating sa buhay mo. God bless din po kay Sister Paterna Mas at sa buong pamilya ni Sister Praise the Lord sa buhay na ating minamahal na Sister Victorina Angeles, Nadal Silang, Mark Ivan. Advance happy, happy birthday kay Sister Nadal. God bless din kay Maring Alin Artiliaga, ganun din sa buong pamilya nila Sister Marta and Kuya Crisanto Artiliaga, kay Julius, kay Jerome, kay Chai, kay Mark Anton, kay Brother Ian, at ganun din kay Sister Sonia Alcantara Mendoza, Sister Ellen Mayuga Pahardo, mga taga Candelaria, mga taga Sariaya. God bless you all po. Ganun din sa ating mga kapatid na laging nakaantabay, kahit minsan ay nadidelay or nalilate ng panunod, ay nakaantabay pa rin. Palain ang lahat ng mga preachers and pastors at teachers of the Word of God at sa lahat ng mga denomination at sa lahat ng masisipag na nangangaral online at maging sa face-to-face. Pagpalain ng Panginoon ang aking mga mahal sa buhay, aking asawa na si Lucy, aking mga anak, Ronaldine and Alvin, aking mga apo na si Sean, Baby Abby, and Lucas, anak kong Robinson and Andrea, at Eris, Remaline, and Stephanie. Para mga balae sa lahat ng aking mga kapatid at mga bayaw, hipag, bilas, mga pamangkin, mga tiyuhin at tiyahin, mga kamag-anak, kaibigan at kakilala, lahat ng nanonood dyan po sa UK, London, dyan po sa Singapore, sa Hong Kong, at sa iba't ibang panig pa po ng ating bansang Pilipinas. God bless din po kay Consihal Tropi Tolentino. Pagpalain po kayo sa inyong mga adhikain para sa ating kamamamayan. God bless din kay Consihal Regina Esquejo. God bless po sa inyong lahat, Sister Annalyn Maaba Maestre, Brother Albert Sanchez, Rio Manalo, James Manalo. See you po, loobin ng Panginoon sa January, dyan po sa Taguig City for the dedication ng inyong baby, no? And God bless kay Bong Vicente. Sa mga taga San Francisco, Quezon, God bless you all po. At mga taga Marinduque, mga taga Batangas City, Cavite City, Tagaytay City, God bless you all po. Mga taga Rizal Province, Cainta, Taytay, Panay, Pililla, Rizal, mga taga Rizal Province, God bless you all po. Maging sa mga taga dyan sa Quezon Province, sa Real Quezon, pagpalain po kahit ang Diyos ang patuloy pong yumakap sa inyo at magpala sa mga dinaanan po ng bagyo. Ang Panginoon po ang mag-comfort sa inyo. Patuloy lang po tayong manumbalik at magtiwala sa ating Panginoon. Gabi sa mga ninong at ninang po kala Ninong Boy, Tita Boy Gamboa, at sa mga ninang ko sa kasal, no, mga ninong, God bless sa lahat ng aking mga kapitbahay at mga kabarangay. Ikaw man nabanggit ang inyong mga pangalan, kilala kayo ng Panginoon at ang Diyos po ang palaging yumakap at magpala po sa inyong lahat. Paalam po ngayon, kita-kita tayo sa araw ng bukas. I love you all because God loves us very much. God bless din nga po pala sa mga nangangaral at mga naya-assign na sila Sister Mary San Juan. God bless sa iyong pagpapagamit sa Panginoon kala Brother Arturo and Sister Risa, Brother John Edwin Baal, kala Pastor Edwin Baal. God bless you all.
Purihin po ang Panginoon, purihin po ang Diyos. To God be the glory. Everybody say amen and amen.